Pagpapal na sa ating isipan ay mabuti. Yun ang nice to judge. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Judge. Magandang hapon, Benitez. Mukhang magkakilala na kayo. Subalit, hindi siya si Benitez. Siya si Julia Salas, ang aking ipag. Umanhin, Binibini. Ako'y nagkamali. Wala iyon, dahil sa gusto kong itama ka, may mga bagay din akong naaalala kagaya nito. Kaya naiintindihan kita. Sana akong malaman, Alfredo. Ano yun, Esperanza? Nitong mga nakarang araw kasi, halos di mo na ako inintay pagkatapos ng minsan. Gusto ko lang malaman kung anong dahilan. Minsan naman ay umuwi ako agad upang tapusin ang aking mga tagpako. At minsan naman ay nagpapasama ang aking ama at kina Judge Del Valle upang maglaro ng ehedrez. Yun ang dahilan. Kung yun ang dahilan mo, naiintindihan ko naman. Judge, nais ko palang bitahan ng iyong pamilya sa aming plantasyon. Maikling pagpapahinga lamang. Aba, di ko yan tatanggihan. Akala ko matagal ka nang umalis. Hindi pa. Gusto ng aking kapatid na manatili muna bago kang umalis. Oh, bati pala si Judge? Isasama? Oo. Nice na pala kitang batiin. Para saan? Para sa nilalakit mong kasal. Dapat noon pa lang kita binati. Interesado ka ba sa mga kasal? Kung sa mga kaibigan, oo. Pupunta ka ba kung iimbitahan kita? Kung ako iyong aanyayahan. Kung gayon, inaanyayahan kita. Kung gayon, ako'y dadalo. Nakakagulat na si Calixta ay may kinakasamang iba kahit hindi pa man din kasal. Ano ang tungkol sa kanya? Hindi sila kasal. Masyado ka namang negatibo. Ngunit sumasang-ayon ka ba? Saan? Sa kanyang ginawa. Ang problema kasi sa iyo, Esperanza. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ako bulag, Alfredo, hindi rin ako binig. Nakikita at naririnig ko ang mga bagay na gusto mong itago sa akin.
Naalala ko ang lugar na ito mula sa isa sa pinakamalapit na tao sa buhay ko. Ang bawat paglalarawan sa hiyas sa kanilang lugar ay umaayon sa kung ano ang nakikita ko ngayon. Di ko maitatanggi hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin siya. Noon din ang itsura niya sa tuwing siya ay ngumingiti. Kamusta na kaya siya? Matatagpuan ko pa ba siya ngayon dito? Kahit trabaho ang pinunta ko dito ay hindi ko maiiwasang hanapin ka upang masagot ang paano at kung bakit na 8 taon ko na ang tinatanong sa kawalan. Sa loob ng 8 taong nakalipas ay masyadong marami nangyari. Madaming bakit ang dumating at madaming sagot din ang ninais alamin. Sa halos 1 dekada na iyon ay napagtanto ko na tanging pagmamahal lamang ang makakapagpakalma sa pusong nagdududa. At nagpapasalamat ako kung hindi ako bumitaw. Kaya ng matagal ko nang ginagawa mula pa nung una. Sa bawat pagsikat at paglubog ng araw at pagkinang ng mga bituin sa langit, paulit-ulit pa rin kitang pinipili. You taught me the courage of stars before you left. How light carries on endlessly, even after death, with shortness of pagtanto ko na sa loob ng 8 taon na hindi nating pagkikita ay ikaw pa rin yan. Ikita pa rin ang buhay sa iyong mga mata. Bakas na din na may mga nawala sa iyo. Sa iyong abay nawala o sa akin. Huling beses na paghawak ko sa iyong mga kamay ay doon ko na intindihan kung ano ang mga nawala sa akin at iyon ay mga nararamdaman ko sa iyo. Ibang-iba na ngayon. Tanaw ko man ang kinang mong nakakasilaw, nakakasigurado akong galing na lang ito sa isang patay na bituin. Anong buhay ngunit may espasyo pa rin sa kalangitan na tila ba ay nag-aalab pa rin. Ngunit kailanman ay hindi na matutumbasan ang init nito ang pagmamahal ko sa aking asawa. Ang pagmamahal ko kay Esperanza.